Hello po mga kaibigan, magandang tanghali po, magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat. Okay, ito po ulit si Abel, ang inyong host sa Newbie on the Block channel. Okay, so sa ngayong video, ang gusto kong i-share sa inyo is not really related sa hollow blocks or whatever na pangkabuhayan na pwede nyong gawin sa inyong mga tahanan. Okay, so ang i-share ko sa inyo ngayon is itong video na napanood ko. It's just 9 days ago pero 1.6 million na yung kanyang nagagarner na views, which is really fascinating. So, gumawa ako ng video to at least to support these two great minds, Filipino minds, na umimbento ng makabagong source ng energy. So, ayun. So, ako'y talagang humahanga, kaya ginawa ko to at least to support them. Okay. This is about Mr. Elias de los Santos at Engineer Ruel Yusano, na ang naimbento nila is somehow source of energy or electricity na gamit lamang ang radio frequency. So, nakakamangha po talaga. So, para mas madali po nating maintindihan ito, may papanood ako sa inyo yung experiment ni Heinrich Hertz na somehow yung transmission ng radio frequency. At itong radio frequency na to, ginawa nilang kapakipakinabang. At ito nga, nakagawa sila ng tinatawag nilang Electro Plasma Generator. So, panoorin natin yung experiment muna ni Heinrich Hertz. Idea kung paano po niya kinuha yung idea niya na gamitin yung radio frequency as a source of energy. And of course, gusto ko pong magpasalamat dun sa original uploader ng video na to, yung ating vlogger na AGRIBUSINESS HOW IT WORKS. Siya po yung unang nag-upload ng video na to at siya yung pinagkatiwalaan ni Mr. Elias de los Santos na mag-cover ng kanyang invention. It's really very lucky for us Filipinos na mayroong mga inventor na ganito na dapat nating suportahan. So, it's also my first time to see na lumabas sa social media yung inner strength ng ating inventor na ipakilala niya yung kanyang invention. At sa aking pagkakaalam, lumapit na rin siya sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para siya ay suportahan. At I hope sana makakuha siya ng resulta. So, panoorin po natin yung clip ng mga videos ng interview sa first time to sa buong mundo. First time. Wow po yan. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Tos ay pangarap niya ng makapag-contribute ng something useful sa humanity. At heto nga, nakakatuwa na hanggang sa kanyang pagtanda ay naabot niya yung kanyang kagustuhan na makapag-contribute ng something useful. Ito nga sa pamamagitan nitong kanyang electromagnetic plasma generator. So, kung paano po ito gumagana, pakinggan po natin yung explanation ni Engineer Ruel Yusano. Ito si Mm-hmm.
ng SpaceX at Tesla ay namangha rin sa invention ni Ginoong de los Santos. Naglagay ako sa ano nito sa Twitter. Nag-upload ako sa Twitter. May ibang sumagot din. Si Elon Musk mismo. Nakita niya? Nakita niya, pero sa yung unang mong labas pa namin. Ano sabi niya? Sabi niya, it's magic. It's just magic. Nataba po ng pusong isipin na yung wisdom nitong inventor na to ay yung talagang makatulong sa ating mga Pilipino mula sa kanyang capacity ng kanyang invention na magamit sa ating mga tahanan papunta sa ating commercial use and even to industrial use at even magkaroon ng power or electricity mula sa mga remote areas, mula sa mga bulubunduking parte ng Pilipinas ay gusto niyang matulungan. So it's really a heartwarming wisdom. So, kapag napanood po niyo itong video ito, hinihiling ko po sa inyo na kung pwede niyong i-share sa mga iba pang mga viewers na at least maging aware tayo na mayroong ganitong klase ng Pilipino na may pusong mapagmahal. So, kaya ko lang po ginagawa ito. At least, maparami natin or maiparating nating awareness sa marami pang mga tao. So, sa video ito, makikita mo rin na ipinakita niya yung kanyang old Pajero na ginamit niya talaga itong plasma generator na to para i-power itong kanyang sasakyan. So, tignan ko natin. Upang at least makarating siya sa stage na to. At talaga naman pong hindi biro ang kanyang ginastos. Na nakikita natin ito, magkano yan ang gastos mo dyan? Ilang milyon yan? Sa totoo lang po, lahat-lahat for the last 5 years. Naggastos mo sa research mo? Mga 62 million. 62 million. Kung papanood mo sa videong to, kung tatanungin siya bakit niya ginagawa to, ito yung kanyang kasagutan. Talaga pong hanga-hanga. Kinikilala ko ang Diyos, hindi sa kung anong relihiyon. Kaya ito, ang paniniwala ko ay bigay ng Diyos at kailangan siguro ako ito ang magliligtas sa ating mundo. Kaya, tama-tama, ako, bago ako mawala, maiwanan ko rin. Happy na ako roon. Kaya,
Hindi mo naman madadali yan doon. Kung whatever happens, then maybe pagdating doon eh, at least nagawa ko na ang para sa akin. Kaya, ang Pilipinas, ang gusto kong makabangon, mawala yung walang tigil na away, walang tigil na agawan sa power. Ito ang magbibigay sa atin ng kalayaan siguro. Sana po mapansin ng kinauukulan yung panawagan ni Ginoong Elias de los Santos na sana mabigyan ng pagkakataon yung kanyang invention. Tignan po natin ito sa proactive na point of view, na kasi kadalasan pag may mga ganitong klase ng invention, pakiramdam ng mga malalaking negosyante ng langis o ng mga cooperative ng kuryente, ito ay threat sa kanila. So tignan natin to as proactive solution para dun sa mga taong nangangailangan sa mga remote areas, bulbunduking area, at sa mga pamilyang talagang hirap naman para magbayad ng elektrisidad. So tignan po natin sa puntong yon. Hindi po sa puntong katatakutan natin itong inventong ito. So sana po ay suportahan natin ang gawang Pilipino. Bago man lang po sana lumipas yung panahon ni Ginoong de los Santos, sana dito ay mabigyan natin siya ng tsansa. Inilagay ko rin po dito sa video description yung link ng original na interview ng Agribusiness How It Works kay Ginoong de los Santos. So marami pong salamat, Agribusiness How It Works, sa inyong video. So yun po. Sana po ay nagustuhan po ninyong ating video ngayon. Suportahan po natin. Magbigay po tayo ng kumbaga ng positive comment para po dito sa inventor na to. Malaking tulong ito para sa kanya. At syempre para na rin sa ating mga Pilipino. So with that said, be safe po. Maging ligtas po tayo lagi sa ating kinaroroonan. Marami pong salamat. God bless po.